Magsitayo po ang lahat. Sa ngalo ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tungkayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami ay lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb,
sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tignan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaak at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya, bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si Ako Nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako Nga. Ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni Abraham, Isaak at Jacob. At ito'y ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alaala sa akin ng lahat ng salinlahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawat niya'y katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balagkas niya at utos kay Moises ibinilin, ang kahanga-hangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahagbagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nililiman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula.
Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual. Mula sa batong espiritual na sumabaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapit nila, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng turis sa Sidoe, sa akala ba ninyo ay higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapakamak din kayong lahat.
Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, "Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita." Putulin na ito. Nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin ang mabuting balita ng Panginoon." Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang ating pag-uusapan po ngayong umaga ay itong ikalawang bahagi ng ating Ebanghelyo tungkol sa punong igos. Ano ang ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoon? Lahat tayo, ang bawat isa sa atin, ay nilikha ng Diyos at inilagay dito sa lupa para magbigay ng bunga. Ano ba itong bunga na inaasahan ng ating Panginoon? Ilabas natin habang tayo ay nabubuhay sa lupa ang magmakal ng kapwa. At bilang pagmamakal sa kapwa, laging naglilingkod, nagkakawanggawa, nag-aalay kapwa, gumagawa ng mabuti, iniiwasan gumawa ng masama. Yan ang gusto ng Panginoon na ginagawa natin lahat habang nabubukay tayo sa lupa. Ngayon, kung hindi tayo naglalabas ng bunga, hindi tayo nagmamakaw, hindi tayo naglilingkod, hindi tayo nag-aalay kapwa, hindi tayo nagkakawanggawa, hindi tayo tumutulong sa ating kapwa, ano ang gagawin ng Diyos sa atin? Sapagkat walang silbi ang ating buhay sa lupa, iiksikan ng Diyos ang ating buhay sa lupa. Sa makatuwid, kung ibig po natin, humaba ang ating buhay sa lupa, lagi tayong maglabas ng bunga. Lagi tayong magmakal ng kapwa. Lagi tayong tumulong, maglingkod, magkawanggawa.
Kung hindi tayo nagmamakal at nagkakawang gawa habang nabubuhay tayo sa lupa, iiksikan ng Diyos ang ating buhay sa lupa. Kaya, kung ibig po natin humaba ang ating buhay sa lupa, sikapin natin magbigay lagi-lagi ng bunga. Lagi tayong magmahal. Lagi tayong maglingkod. Lagi tayong tumulong sa lahat ng tao. Yan ang ibig pong ipaalam sa atin ng Panginoon. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan, at mga pangangailangan sa iyong makabaging pagkalinga. Kami ay nananalig at nagsusumamo. Ang ating tugon, Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo, Ama. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Magsikap nawa ang aming pamayanan na magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming mga kapwa. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan, at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Pangalagaan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming frontliners at yaong mga mayroong mga delikadong trabaho, partikular ang mga nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng pamayanan. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo sa iyo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas upang magampanan naming tapat ang aming paghahanda. Maging mas taimtim nawa kami sa pagdalangin at pagbubukas loob sa bawat isa. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong lais, limasukat ang lalako. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang aming pag-aakin upang ang mga kasalanan namin na kinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutukan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo na kami ay bubuti, isinugo mo si Jesu Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inikakandog ang pagkakataon na aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kasalan, sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pumupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito,
kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw
kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birgen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Maraming salamat po. Upang ibalik ang iyong itinigis.
sakin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalo-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos namang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawayang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalaala. Sa pakikiisa sa mga taong naghihirap sa ninang patuloy na digmaan sa bansang Ukraine, magkakaroon tayo ng second collection na ipangtutulong natin sa mga taong naapektuhan ng digmaan. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay inipon ng Diyos na magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious articles, upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan, upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misang humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Padre Jesus, Nazareno,
Amen.